Nanawagan si Senator Ralph Recto sa mga kapwa niya mambabatas na ipasa ang panukalang income tax reform na magpapababa sa income tax. Yan ay kahit wala itong basbas ni Pangulong Aquino, nakasama rin ni Recto sa Liberal Party. Pabor naman ang NEDA, ang National Economic and Development Council, sa mungkahing ayusin ang sistema sa pagbubuwis. May report si Jam Sisante. Sa kabila ng pag-alma ng maraming Pinoy sa bigat ng buwis na ibinabawas sa sweldo kada buwan, tutol si Pangulong Noynoy Aquino sa mga panukalang ibaba ang income tax dahil maaaring makasama raw ito sa ekonomiya. Pero panawagan ng kanyang kaalyadong si Senador Ralph Recto na isa sa mga nagtutulak sa income tax reform, ipasa ng Kongreso ang panukala kahit walang basbas ng Pangulo. Ipasa pa rin natin yan. That way, mapibilitan yung pamahalaan na pag-aralan ng gusto ang proposal na to. At palagay ko, pag nakita nila all the facts, there's a good chance that the President will sign it. Sa kasalukuyang sistema, 32% ang maximum tax rate. Sa ilalim ng mga panukala sa Kongreso, ibababa ang income tax at aayusin ang bracketing system para ang babayarang buwis ay mas alinsunod sa laki ng sweldo. Pabor naman daw ang National Economic and Development Authority o NEDA sa mungkahing ayusin ang income tax system. Pero sana raw, gumawa din ng mga paraan upang mapaigting ang pagkalap ng gobyerno ng buwis. There is another urgent, critical effort on our part to continue raising the tax effort, no? The revenue effort of government. No? Because there's a huge, we still have huge backlogs in infrastructure, in social services. Isa sa mga hinihingi ng Department of Finance na kapalit ng income tax reform ang pagtanggal ng bank secrecy upang pahintulutan ng BIR na silipin ang bank accounts ng mga hinihinalang tax evader. Pero sa pagdinig kanina ng Ways and Means Committee, hindi pa kumbinsido ang chairman na si Senador Sonny Angara na alternatibo ito sa pagpapababa ng buwis at kung protektado ang publiko sa pakay ng ehekutibo. Doon sa kanilang draft bill, pati doon sa level ng revenue officer, pwede na ibuklatin yung mga bank accounts natin. So sabi ko, siguro dapat higpitan pa nila na ilan opisyal lang ang pwedeng tumingin at siguro kailangan pag talagang matibay yung ebidensya. Hinihintay pa ng Senado na ipasa ng Kamara ang bersyon nito dahil kailangang sa Kamara manggaling ang mga panukalang may kinalaman sa buwis. Tiniyak ng komite ni Angara na prioridad nila ang pagpasa ng Income Tax Reform Bill. Jam Sisante, GMA News.